Kalabosong ang 4 sa 7 suspect sa panggahasa sa isang dalagita na may special needs sa Tanay Rizal. Sila mismo ang nagyabang sa ginawa nila kaya sila nabisto. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Matapos ang halos 4 na taon, magkakasunod na naaresto ng CIDG Quezon City ang 4 na suspect sa isang gang rape case sa Tanay Rizal. Sila pa mismo ang nagkukwento sa ginawa sa kanilang kapitbahay noong August 2013 na nakarating sa lolang ito. Sabi ko, salbahe naman yung mga tao. Ganyan, sabi kong ganyan, bakit hindi pa nila naiisip na masama yung kanilang ginawa? Na pwedeng ikamatay ng bata yung ginawa nila. Pero lalong nagpuyos ang galit ni Lola at ng kanyang pamilya nang malamang ang halinhilang pinagsamantalahan ng 4 sa liblib na barangay sa Tanay ay ang 13 anyos na apo pala niyang itinago natin sa pangalang Marga. Hindi ko pa po alam na yung po palang apo ko ang kanilang pinag-uusapan. Napansin daw ni Lola na nag-iba ang kilos ng apong may special needs. Noon na raw niya tinanong ang apo. Bakit ka umiiyak? Wala po. Sabi niya ganyan, para siyang nag-iisip na wala siyang imik, hindi mo makausap, hindi naman siya magsabi ng, Mami, ginano nila, sinalbahin nila ako. Hindi siya magsabi kasi natatakot daw po siya sa kalagayan ko kasi nga po noong panahon yung pala, balik-balik ako sa ospital. Noon na raw nagpa siya maglola na i-report sa pulisya ang krimen. Pero isa lang sa 4 na suspect ang nahuli noon. Yung suspect po na may naraktan na incident is nahuli po siya at then na-turn over po sa DSWD. May lumapit po sa atin na informant which nasabi niya according to him na alam niya kung saan natago yung mga kasamahan. Hanggang sa may nagtip nga sa kanila kamakailan sa kinaroroonan ng iba pang suspect. Sana po maparusahan sila sa ginawa nila sa apo ko. 2 minor de edad na ang nasa kustudiya ng DSWD. Umamin man, wala silang bahid ng pagsisisi dahil ginustoan nila ng biktima ang nangyari. Tinawag po kami ng babae, tapos ano po, wala pong perso nangyari. Sinisi pa nila ang minor de edad na biktima na mentally challenged din kaya hindi nakakapagdesisyon ng maayos. Dahil sa development sa kaso, napauwi nang wala sa oras ang ina ni Marga na isang OFW. Gusto niyang maituloy ang counseling sa anak. Nakikita ko po kasi sa kanya talaga na hindi po ano eh, hindi po siya yung dating anak ko. Yung attitude niya po noon na batang malambing, ngayon hindi po, madali po siya magalit. Nakakulong naman sa Taray Police Station ang isa pang akusado. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.